kabukiran sa Japan. Ayan po, ang ating palay. Ayan, dito tayo ngayon sa bukid. At tayo ay mag-harvest. Ayan, tingnan nyo sila. Ang lulusog nila, diba? Ready to harvest na. Oh, ayan o, oh, tingnan nyo. Diba? Kaya, mag-ready na tayo para sa pag-harvest sa kanila. At ito na po ang ating reaper body. Yan po ang mag-harvest ng ating palay. At ayun na ang ating driver busy sa paggagapa sa may corner. Kasi po sa corner, hindi siya madadaanan ng reaper, kaya minamano-mano siya. At ang trabaho po naman ay taga-sigaw ng atras, abante, abante, oh, ayan, sige, okay. Okay, vamanos. Yan po ang aking trabaho. Diba? Dito lang ako taga-sigaw. Oh, ayan na ang ating reaper. Ang ating body reaper. Umaarangkada na po. Ayan. Hala. Bira. Ayan. Kayang-kaya po ng ating reaper body ang gaga-harvest. Ayan lang po. Basta may reaper tayo at saka yung driver at isang assistant na taga-sigaw ay okay na. Kayang-kaya ang pag-harvest. Oh, diba? Ganyan lang po. Oh, mabilis lang yan. Parang ganun din sa kabilis na pagtakbo ninyo pagka hinahabol kayo ng may utang sa inyo. Joke lang, guys. Oh, ayan po. Nagkagambaro ang ating reaper body. Oh, mainit-init dito, guys. Oh, init. Kaya nandito ako sa loob ng mini truck, mini elf. Oh, nandito ako kasi pag lumabas tayo is baka maging ano tayo, tostadong ewan. Ito nga pala yung ano, binhi noong tinanim namin ng palay. Ganyan, ganyan siya. Noong first week of May, ayan, itinanim siya. So, bali, 4 months siya bago siya maani. Dito kasi sa Japan, one cropping lang kasi nga may season and may winter. Hindi pwedeng magtanimahan. Mapupuno siya ng snow. Namira hindi siya mag-grow ang palay pagka ganun malamig. So, one season lang siya ng cropping. Ayan o, oh, tingnan nyo din yung ating body na yan. Mabilis yan, no? Ilang kamay yan. Hindi na natin kailangan ng maraming worker na magtatanim. Basta meron tayong equipment na ganyan. Kayang-kaya magtanim. Ito na nga sila. After 4 months, ready to harvest na. Ayan. Ganyan ang itsura niya nila. Oh, masyado silang masigla dahil sila'y nabiyayaan ng kalikasan. Diba? Nakita niyo naman, oh, ganda ng kanilang pagtubo. Oh, ayan na ang ating reaper body. Oh, hina-harvest na sila. Malapit na silang dalhin sa country, sa Japan agriculture para kainin, no? Tingnan nyo, malusog sila. Oh, busog sila sa pagmamahal ng kalikasan. At syempre, nung nagtanim din, no? Oh, ang ganda ng kulay nila, golden yellow. Oh,
Tapos ang hangin, o sumasayo sila sa hangin. O tingnan niyo ang farm dito, may flyover pa. O diba? Ayan. O, ngayon o, ang mga palay natin ay masayang masayang. Hello guys. At dito naman po ilalagay ang mga hanin na mga palay sa malaking sako na to. Dito po yan ilalagay. Ayan ang ating reaper body. Maglalabas na siya ng mga na-reap niyang mga palay. Ready, set, on the count of 3. 1, 2, and 3. Ayan na po. At inilalabas na ng ating reaper body ang mga na-rip niyang palay. Ayan na. Ayan. Pupunuin ng reaper body ang ating malaking sako. Ang ating sako. Mga 700 kilos po ang laman ng sako na to. One time, pupunin siya din. Dadalhin siya dun sa J Agriculture. Malapit lang po dyan. Dyan sa may banda yun. Nasa banda ron. Dadalhin siya dun din. Babalik ulit. Magre-rip ulit. Then, pupunin ulit siya. Yan. Bali, yan lang din po kasi dito sa probinsya, hindi pwede yung malalaking mga truck-truck. Kasi probinsya lang naman. At malapit lang yung rice mill. So, mga ganyan, convenient. Kahit na sino ang mag-drive sa mini help. Kahit na yung mga matatanda rito, nag-drive sila yung mga matatandang babae. Kaya-kaya nila, sila nagkahatid ng mga palay dun sa rice mill. Ayan po yan. Ako nagde-drive yan, ha? Kala nyo ba? All around tayo dito. Multitask. Kaya yan. Ang ating palay ay mamaya, pag napuno na, yung sako ay dadalhin na natin sa rice mill. Ayan, mukhang puno na. Ang ating river body ay lilipat naman uli sa iba. Ayan. Okay ba? For now, maganda naman po ang weather. Kahit na mainit siya, hindi naman ganun katindi ang araw. Kasi, bali, siya, autumn season na. Kahit na may araw, hindi siya masakit sa balat. Kaya lang, syempre, nasa farm, nasa bukid, mainit pa rin. Ayan, mukhang sumasama ang panahon. No? Nag-kulimlim na. Cloudy na siya. Ang weather talaga hindi mo maintindihan. Ano? Parang babae. Minsan, pabago-bago. Naku, reaper body, bilisan mo na dyan. Baka umulan. Naku, mababasa ang ating palay. Mahirap magpatuyo. Bilisan mo. Huwag kang babagal-bagal dyan. Hala, bira, dali. Ayan, sige. Ayan. Pero, masarap naman po ang hangin, no? Kasi, mahangin siya. Nung nag-cloudy siya, naging malamig na ang simoy. Kaya kahit na nasa farm, hindi siya ganun kainit. Ayan na. Ang ating reaper body malapit na matapos. Ito na.
nagkakaargan na naman siya ng ating mga palay. Tingnan niyo yung panahon, no? Ayan, no? Gumanda na naman. Nag-iba na naman ang kanyang mood. Maaraw na naman siya. Talagang, hindi mo maintindihan ng weather. Ay, naku, parang girl. Okay. Ito ang last part ng ating river body. Ito na. Ang kanyang finale. Okay. Go, go, go. Ayan po ang ating river body na masipag. Ayan siya. Umaarangkada na naman po sa kanyang loss. Yung rip niya. Tingnan niyo siya kung paano mag-rip po. Oh. Guys, ganyan o. Oh. Ganyan siya mag-rip. Tingnan niyo o. Oh. Tinatayo niya muna yung mga pali din. Ayan, mukha niya. Mukha niya. Ayan, ganyan. Tapos, naiiwan lang din sa niya. Parang ginigiling na siya. Dukha lang yung grains, yung rice grains niya. Yung mga kanyang batang dito, yung mga pali-pali ng mga sang-sang niya, yung dahon na yan ay tinatapon niya. So, bali ang matitira lang sa tangke ng river is yung ating rice grains. Ayan po, dyan yung tinatapon niya. Giniling din yung mga sang-sang ba yun ng mga palay. So, that's it guys. Ngayon, nakita niyo na kung paano mag-reap dito, mag-harvest dito sa Japan using the reaper. Diba? So, thank you guys. Thank you for watching and see you on my next videos. And don't forget to like and subscribe to my channel. Bye-bye! Mata ne! And don't forget to give me a thumbs up, okay? See you next. Bye-bye.